Yung gagawin namin pelikula na bago. May isa pa. Oh. Ah, dalawa actually. Oh, so okay na ako kayo doon? Okay na ako doon. Ah, okay. Ganun pa ibig sabihin ito. Okay lang ba direct? Was it for ano, puting may statement na from you regarding sa malaking project na ano sa'yo? Yung gagawin namin sa Taiwan, medyo malaking project. Hindi, yung Bulaga na direct. Diretso ko na. Yung Bulaga na po. Okay lang ba? Mahingan ka ng statement doon. Ayaw mo muna magsalita. Baka may ibulag ka muna ng kami. Hindi, ano naman, I think okay naman sila, and wala pa namang malalaman mo pagka may latest na mangyayari. Pero so far, happy pa naman ako sa lahat ng ginagawa kong projects. Lalo na sa paupahan. Paupahan ng Viva Max, yan ang mga, syempre yung litrato ko, pero ito yung pinaka, ano ko ngayon eh, inspiration ko ngayon na lalabas eh, kaya excited ako dito sa film na to. Masaya pa naman ako kasi I have TikTok Lock, my daily show, I have The Clash, Salap Diva, diba? So, hindi ko nga alam kung paano ko nakakayanan, pero kinakaya ko kasi gusto ko yung mga ginagawa ko. So, mas magpo-focus na ngayon sa films na rin? Mas, alam mo yun, na-excite ako pag films ang ginagawa ko. Dito kasi yung mga producers ko, babait, hindi sila yung nakikialam. Ang dami nilang inputs pa, natutuwa ka, natututo rin ako from them kasi, uy, ang gaganda lumalabas na kwento sa inyo, kikin, ganun din. So, magkapapasok sa mga sakit ng ulong projects kung dito nag-enjoy ka. Diba? Hindi na drop ko. Yung ginawa ko kay Sunshine of the Island, ang ganda nun. Salamat po. Yun, yung mga ganun, hindi. Diba? Si Ken, ba pwede mo igawa sa Viva Max? Ay, hindi pa siya papayagan ng part. Pero gusto ko siyang gawa ng ganun, na something sexy na magbabago sa kanya. Yun ang ano ko eh. Yun ang pinaproject ko sa kanya. Oo, hindi naman siya yung mukhang mabago, yung mukhang masarap. And I'm sure, papayag siya kasi, siyempre, inaalagaan ko naman ang mga artista ko. Yes! Na, naman. Hindi naman. Doon sa ulan sa huling ulan sa tatlo, nag-sexy naman siya, di ba? Yummy, sexy. Kala ko man, mananalo siya ng award doon kasi very taxing yung ginawa niya. Binuhon niya si Rito Benny. Alam mo lang, please. Grabe ka. Direk, so, direk, kamayon mong eksena doon. So, ibig mo sabihin, direk, yung may nabakita ka din ng sakit ng ulo, ibig mo sabihin, ayaw mo na managdagan ang ulo mo para hindi na sumakit ang ulo mo. Oo, kasi lahat ng ginagawa ko hindi sumasakit ang ulo. Kasi pag dumami yung projects mo, sasakit ulo mo, hindi naman tayo bumabata, di ba? Kailangan ko, kung naka-impon man ako ng konting pera, para sa future yung kaligayahan ko naman after ng mga paghihirap ko naman sa work. So clear ako ligaligaya mo nga sa pagsang. Direct, clear lang namin ha, pwede namin isulat na happy ka na sa mga shows mo ngayon, ayaw mo nang madagdagan, parang hindi na si Bagyot at ulo. Masaya ako sa lahat ng shows na ginagawa ko ngayon and pelikula. Ilang TV show talaga yun ngayon? Tatlo eh, live yung isa. So simula lunes hanggang linggo kasi nakikita ako sa TV na ang ginagawa ko sa TV. So, yung buong week ngayon. Live ba yung TikTok lang, direct? Live kami ng 2 days. Live tapos taping. Oo, tapos taping. Tapos Sarap Diba. And then, Flash. So, tapos ito pa, ang aking masipag na live producer. So, kung bigyan ako ng projects, paano ka pa, di ba? At saka paano ko tatanggihan si Dennis Evangelista? Sa kanya lang ako nakikipagtrabaho kasi. At tinatanggihan niyo ibang director, direct gusto niya ikaw lang? Wala rin. Meron sa totoo naman, hindi naman ako nakikipagtrabaho sa ibang live producers. Pagka hindi siya, hindi na lang ako kukuha ng pelikula. Totoo naman yun. Totoo yun. Reaction natin, Ken, na gusto siya mag-direct ng Viva Max. Direk, bigyan mo lang ako ng mga 3 buwan, promise. Oh. Ibibigay ko sa'yo. Ganda nun. Ibibigay. Ako, why not? Ready naman po ako sa mga ganun. 30 years old na po ako. And I think kailangan ko rin po mag-explore sa mga iba't ibang characters and sa mga daily roles.
Diba? Eh, tagal-tagal ko na rin hindi nagagawa po yun. Lagi naman pa 3 times, and you know. And sana makagawa rin ako nun. And gusto ko akong gumawa na na maging director ko po talaga si Direk Louie Ignacio, wala nang iba. Kapag gumawa ko ng Derek Rules. Kasi grabe po, alagaan kami ni Direk, Louie sa nung meron kaming Love Senorita. Talagang inalagaan niya po kami doon at hindi niya kami pinabayaan. Puro, yun yung buhat-buhat. Masaya nun. Pero ang laka na na butt exposure. Butt exposure? Why not? Bakit hindi? Diba, Direk? Diba? Kung mas magiging makatotohanan yung eksena para may ipakita mo yung ano, yung dapat ipakita, pwede na. Or even kaya sa TV, dun sa saan nagtatago pag-ibig, kasi si Lotto de Luciano. Meron po siya kasi na naliligo, ano? Actually, sinabi rin po sa akin ng Jimmy Network po yan, kailangan kong pagandaan yun. Buti na lang, naurong po yung ano, para makapag-gym po. Meron din po siya, si Kuya Tonton na, I think, hindi ako nakakasalim eh, butt exposure yan. Pinapalig po ni Ate Melon. Doon sa eksena na yun, so kailangan din po namin gawin yung same eksena na yun. May going back to the movie, anong role ni Gabby Ironman? Ah, sige, Gabby Ironman. Si Gabby Ironman, ano siya, isa siyang major ba siya? Yung isa siyang police na may mataas ang rango. So, medyo complicated ang kanyang ano, ang kanyang alas papapanood natin sa premiere night. So, malalaman natin. Yung relasyon ng bata between Gabby and Ken Chan. So, yun yung nakabitin na twist natin. Yung malalaman kung sino ba talaga o ano talaga ang relasyon ni Gabby doon sa bata, anong relasyon ni Ken sa bata. So mabibitin tayo doon sa kanila kung bakit nila pinag-aagawan ang bata. Kung napanood natin sa trailer. Eh, si Lisa Dino, ano? Asawa ni Gabby na mahal din niya itong bata. So later on, malalaman din natin kung yung paghihirap ng dalawang mag-asawa, bakit nila pinipilit kung ikan ang bata. Ah! Gusto nila kunin yung bata. Si Miles O'Anto, anong doon? Love interest actually ni Ken na hindi natuloy na ano na mahal niya si Ken pero marami problema si Ken kaya hindi siya makapag-commit kay Miles. So maganda rin yung role niya ni Miles dito. Hindi sila related. Katrabaho ni Ken sa factory si Miles dito sa resort. Eh yung si Su Prado. Si Su ang nanay ni Ken Chan. Si Su, tapos si Tito Joe Gruta naman ang lolo, ang tatay ni Su Prado. And then si Erie naman ang anak ni Ken Chan na pinag-aagawa nila ni Gabby. Bago ba yung isa? Si Erie, siya yung bata. So, bago siya. Unang mo siya naman ka sa abot kamay. Tapos ngayon, regular na siya sa batang niya. Okay. Sino pa? Wala na nang ilang? Mga para characters. Okay. Para mabagin. Jericho Arceo, si JC Parker. Si JC Parker na siya. Ano? Ano siya? Girlfriend ni Ken. Girlfriend ni Ken sa probinsya. May mga hindi pinakita sa trailer kasi na pang-twist na malalaking eksena sa nawala sa trailer. So abangan na lang natin sa pelikula. Direk, kumusta si Erin Rose? Direk, siyempre sila lang istorya nila kung tamay yun. Kumusta siya? Yung bata, ang galing. Parang ano eh, para siyang hindi bata, kasi 4 pages, 3 pages, dinideliver niya. Hindi siya parang tumutula, natural. Tapos yung timing na dun bumabagsak yung luha, husay. Tapos pag inulit mo for another angle,
same acting, memorize. Kahit na may one day kami na medyo inabot kami ng umaga ng konting-konti, naawa kami kasi nakatulog siya, pero pag gising niya, deliver na naman niya yung 4 pages. Four pages. Kaisena niya, si Lisa Dino, si Gabby. So surprisingly, nag-deliver ng bata. Ganyan ang website. Sabi nga, means future siya. Kaya siya siguro nagustuhan din sa batang kaya. Ilang taon siya? 6 years old pa rin? Or what? 6. Actually, 6. Pero she's very smart. Oo. Mahusay. Parang ang dami mong nagawang pelikula rin. Si Dennis kasi. Hindi, ginagawa ko kasi, di ba, actually nag-uusap kami ni Dennis, ginawa namin to, ginagawa ko to, dahil yung mga crew, di ba, pandemic, daming, syempre, daming nangailangan, kailangan. May ginawa ko pa. Meron pa ako isa yung litrato. May abilida pa kami ni Dennis na lalabas na. Puna Servidora. Elizabeth Lopeza, Dolly De Leon. Dexter Doria, lalabas din doon. So, bali, apat pa hindi pa napalabas? Apat pa na pelikula. For major films. Pwede, prolific. Tapos na, kaya nga kung tatanggap ka pa ng iba, sasakit na ang ulo natin. Okay. Kaya masaya na po ako dito sa ginagawa. Enjoy ni Direk yung super twisting. At iba-ibang klase, iba-ibang treatment ang binibigay ko kahit sa pelikula. Walang saya. Kung tatanggapin mo, wala kang panahon pagpagsakit. Yun, at sa nanay ko. Pinaka-importante nanay ko. Kailangan may araw ako sa kanya. Last two questions. Sige. Ken, yung challenge mo na isang six years old ang kaisena mo. Anong challenge mo doon? Ang challenge po, nung ginawa ko po yung Papa Mascot at 6 years old po yung kaisena mo. Ang pinaka-challenge po para sa akin ay kung paano po kami magre-react sa isa't isa. Kasi magkaiba po ng level yung emosyon niya at emosyon ko eh. Yung sa kanya po, ang emosyon niya, kumbaga, mas marami po akong experience kaysa kay Erin pagdating sa buhay.